alam kong matutupad kahit ang langit ay umiiyak sa dinaranas ng ating bayan. Puso'y sumisigaw, gumising ka bayan, huwag kang papayag, malugmok sa kahirapan. Kristiyano man o Muslim, tayo ay magkaisa, lahat ng nagmamahal sa sinilangang lupa. Okay. Itong taong ito, ang pangalan niya ay si Randolph Frederick Landy Pausch. Is a professor at Carnegie Mellon University. Now, there is a lecture series in Carnegie Mellon University dubbed The Last Lecture. At doon siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-lecture. Ano yung The Last Lecture? If you, sabi nila sa series na ito, tinatanong ang professors, if you are given one more day to live, what are you going to tell your students? What are you going to tell the world? Anong reflection, anong mensahe mo sa mundo? Nung diniliver niya yung lecture niya noong September 18, 2007, very appropriate because at that time, he was already diagnosed with brain tumor and he was given a few weeks to live. So tamang-tama, binigay niya yung lecture na yon, but, you know, he lived for another year and with that, was able to tour the United States. He became a YouTube sensation. His lecture, Really Achieving Your Childhood Dreams, became a message of hope for many people. At naging libro pa yan, no? Until he died. Nasa National Bookstore, you can buy that. Randy Pausch. Inspiration ko siya sapagkat parang pala kami nang ginagawa, no? Pero kinakabahan talaga ako dun sa blanco, dun sa... kinakabahan ako dyan. So, since 2005, since I began teaching in the university, nagkakaroon na po ako ng last lectures every time, kahit kailan, no? Na ako ay magturo. So this is the same, very much the same message that I am giving. Bogey niyo dyan, sir? Oo naman. Yes. Noon yun, 40 pounds ago. Okay. Huwag ka na. Huwag ka na humabol. Okay. This is our country, the Philippines. As we know, napaka-gandang bansa. Maraming magagandang tanawin, both figuratively and literally. Di ba? Magagandang tanawin. Mga tourist spots, mga magagandang babae, mga guwapong lalaki, di ba? Napakarami pong magagandang bagay. Alam niyo, pati paligid po natin, Luntian, maraming puno, maraming halaman. Likas na yaman, napakayaman po natin dyan. Alam niyo, sa totoo lang, huwag kayong maniniwala na ang ating bansa ay napakahirap. Na walang ma-exploit sa bansang ito. Bakit? Sabi ni Dr. Hila, isang professor dito sa Lasal, sinasabi niya sa mga estudyante niya, napakaganda nito. Kung hindi mayaman ang Pilipinas, bakit dumating ang Espanyol for 300 years inabot tayo? Bakit dumating ang Amerikano for 50 years sinakop tayo kung walang ma-exploit sa atin? Kasi meron yaman dito sa bansa. Napakagandang bansa natin. So, bakit? Ano ang nangyayari? Tanong ni Bambu, anong balita sa radio at TV? Diba? Ano ang mga balita at dana na naririnig mo? Yung mga usual na naririnig mo, general themes of the news, every time you listen to TV Patrol, 24 oras, saksi, diba? May patay, diba? Ano? Madami nasisira na natural resources. Both by calamity, by nature, or man-made. Diba? At ang mas nakakatakot, mas marami yung nagiging man-made disasters. The Cherry Hill Tragedy, isang buong subdivision, lumubog. Kasi nasira. Man-made calamity rin. Yung efekto ng undoy. The largest rainfall in many, many years. Tapos, umaha. Bakit? Ang dami ng pananating basura. Dito, pinakita ni undoy, kahit hindi kasalanan ng gobyerno. Kahit gobyerno pang may kasalanan. Dahil sa tao, ang daming basura na lang. Sa ating mga este. Ano pa? You know, what do you see in the news? General things. Okay. So, man-made calamities, natural disasters.
Conflict in society. Many conflicts in society. Number one, nandiyan ang New People's Army, MILF. Magulo ang bansa nito. Even political conflicts. Paiba-iba ng partido, bangayan ng bangayan. Pag minsan nakakadismayo lang yung mga candidates natin. Kasi wala silang ginawa kundi mag-mudslip. Diba? Walang ginawa kundi mag-mudslip. No? Of course, conflict din yan magitan ng masakit. Criminality. Terrorism. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatakot mag-journalist sa Pilipinas. Number two, tayo ngayon, sa pinaka-nakakatakot na bansa para sa journalist, number one ang Iran. At mas nakakatakot because in a single event, a massacre of journalists in Maguindanao. Oh. Ano ba yung pwedeng makita sa news? They're forgetting. Sino yung sabi nun? Ikaw na lang, sige, sabihin mo. Ano yung showbiz? Kahit ano, kahit yung, alam nyo, yung nakakatuwa kasi dito, alam nyo tayong lahat, hindi tayo perfect. Lahat tayong nagkakamali. Pero yung implant natin, yung katangataduhan natin sa mundo, medyo mali yata yun. At yun ang ginagawa ng ibang artista. Alin. Kung ano-anong mga ano. Yung pinagmamalaki ba yung kanilang mga pagkakamali? Yung immoralidad sa salipunan. Ang dami niyan. Ano ba ang nakikita nyo? Sige. Iho. Ako? Wala kang maisip? Let's see, na pinapatay yung mga sabi ni conflicts, ganda lang. Aksidente sa kalye, pwede rin man-made yan, pwede rin kapabayaan, pwede rin road rage, idler. Diba? Yung nangyari yan. Wala na? May ba ilagagad pa ba? Kahirapan! Very good. So ito yung nakikita natin ng mga balita. Ito lang. Ikaw, ang medyo masakit dito, ito ang nakikita natin na lipunan sa radyo at TV. At kapag nanonood tayo ng balita, bakay kong salamin na nakikita natin ang ating sarili sapagkat tayo rin ay hindi. At ano ang ibig sabihin nito? Pag nakikita natin, mahirap pala ang bansa natin, kuhak pala ang mga opisyalis sa bansa natin, mandaraya pala ang mga opisyalis, ang mga tao sa bansa natin, mga manloloko, mga manlilinlang. Di ba parang yun na rin ang tingin natin sa ating sarili mo minsan? Bobo. Walang binagbag.